Sa patuloy na kaguluhan na nangyari ngayon sa pagitan ng ilang mga bansa, may mga panibagong kaganapan na lumulutang na kung saan ay may kinalaman sa mga kilos ng isang mataas na opisyal sa China. Kamakailan lamang, isang kilalang general ng China ang nagpahayag ng babala na nagdulot ng alarma sa marami. Ang kanyang pahayag ay nagtulak ng mga katanungan at agam-agam sa mga tao. Ano kaya ang babalang ito? At ano kaya ang nag-udyok sa China upang gawin nila ito? Yan ang ating aalamin. Isang napakahalagang usapin para sa mga defense analysts ay ang nalalapit na pagsalakay ng China sa Taiwan. Maraming bansa ang tumututol sa mga deklarasyon ng Beijing na handa silang sakupin ang Taiwan para muling pag-isahin ito sa mainland China. Kung magaganap ang pagsalakay ng China sa Taiwan, inaasahang maraming bansa, partikular na ang United States, ang tutulong sa Taiwan. Mahalaga para sa China na muling mapasa kanila ang Taiwan, lalo na't naniniwala ang maraming opisyal ng China na makakatulong ito sa pag-angat ng kanilang ekonomiya kapag naging bahagi ito ng bansa. Kaya't hindi nakakagulat na maraming military officials ng China ang nagagalit sa mga bansang posibleng tumulong sa Taiwan. Naglabas pa ng nakakabahalang babala sa mundo ang isang Chinese general na si Zhang Yuxia. Ayon sa kanya, ang sinuman na magtangkang paghiwalayin ang Taiwan at China sa anumang paraan ay hindi papayagan ng militar ng China. Sinabi pa niya na walang awa ang ipapakita ng militar ng China sa anumang bansa na magtangkang ihiwalay ang Taiwan at China. May pagpapahiwatig pa siya na hindi magpapakita ng kahit anong konsiderasyon ang militar ng China sa anumang bansa na susubukang tulungan ang Taiwan laban sa China. Bukod sa kanyang pagiging general, si Zhang ay ang vice chairman ng Central Military Commission ng Chinese Communist Party. Inilahad niya ang kanyang pahayag sa isang pagtitipon tungkol sa military diplomacy. Maraming mga eksperto ang nagpapahayag ng kanilang pangamba sa lumalaking suporta ng China sa Russia. May mga senyalis na nagsasabi na lumalakas ang ugnayan sa militar ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, ang China ay nagbibigay ng mga satellite imagery sa Russia para gamitin sa mga military at nagbibigay din ng mga kagamitan tulad na lamang ng mga microelectronics at machine tools para sa mga tangke. Ito ay nagdudulot ng alarma dahil sa posibilidad na magkakaroon ng malalaking pag-atake mula sa dalawang bansa kung ito ay magtutulungan. Bagaman malakas ang NATO at mga kaalyado nito, mayroong paring posibilidad na makapagsagawa ng matinding pagsalakay ang China at Russia kung magkakampihan sila. Kahit hindi sigurado na mananalo ang dalawang bansa laban sa NATO, maaari pa rin nilang magdulot ng malaking pinsala sa mga bansa na kanilang sasalakayin. Nagpapanggap ang China na sila ay neutral sa tunggalian sa pagitan ng Russia at Ukraine, pero sa totoo lang ay sumusuporta ito sa Kremlin. Bagamat sinabi ng China noon na walang limitasyon ang kanilang pakikipagsanib sa Russia, ngayon ay sinusubukan nilang tuparin ang pahayag na iyon. Subalit limitado pa rin ang tulong ng China sa Russia dahil sa takot nila sa mas mabigat na mga parusa mula sa mga Western countries. Kinakatakutan ng China ang posibleng pagbagsak ng kanilang ekonomiya kapag ito ay nangyari, na magiging dahilan upang hindi na sila magiging isa sa mga kinikilalang pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Tungkol naman sa isang bilateral trade ng China at Russia, umabot sa $240 billion ang halaga ng kalakalang naganap sa pagitan ng dalawang bansa noong 2023, na kung saan ay tumataas ang mga investments ng mga Chinese companies sa Russia. Pinalitan ang mga Western companies at pinaalis ito dahil sa mga ipinatupad na mga sanctions. Binigyan ng babala ng United States ang mga kalihim ng European Union at NATO tungkol sa pagdami ng suporta ng Beijing para sa Kremlin. Binanggit naman ng Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken patungkol sa pagbigay ng tulong ng China sa produksyon ng mga optical equipment at propellants, pati na rin ang lumalaking kooperasyon ng dalawang bansa sa space sector. Inaasahan ang pagbisita ni Putin sa China ngayong Mayo na magiging sentro sa pagpapalakas pa ng kanilang kooperasyon. Dagdag pa rito, mayroong mga senyales na magkakaroon ng matinding pagtutulungan sa pagitan ng North Korea, Iran at Russia.
May isang Russian strategist na nagmumungkahi na dapat isaalang-alang ng Russia ang pag-target sa isang US state na hindi sakop ng Article 5 Collective Security Guarantee ng NATO, tulad ng Hawaii, upang maiwasan ang pagsasangkot ng NATO. Gayunpaman, hindi matalinong desisyon para sa Russia ang ganitong estratehiya, lalo na't malakas ang militar ng United States. Kahit si Putin mismo ay sigurado na matatalo lang ang Russia laban sa mga militar ng US sa kahit anong kaguluhan. Ipinapayo ng ilang mga eksperto na palawakin ang Article 5 upang isama ang Hawaii upang palakasin ang alyansa. Hindi na isama ang Hawaii sa Article 5 dati dahil noong tinaguyod ang NATO ay hindi pa parte ng United States ang lugar. Pinapalakas ng Australia ang kanilang militar dahil sa nakikitang banta ngayon at posibleng magsimula ng World War 3 sa anumang sandali. Ayon kay Campbell, ang mga bagong submarine ng Australia ay magpapatibay sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa lugar ng Taiwan at China. Ito ay magpapalakas din ng takot sa mga gustong manakop dahil sa proyektong ito. Maraming mga espesyalista ang nagsasabing ang mga nuclear submarine ng Australia ay para sa posibilidad na pananakop ng China sa Taiwan. Kung magkakaroon nga ng giyera, maaaring madamay din ang Australia kahit hindi ito masyadong malapit sa Taiwan. Galit ang China sa proyektong ito ng Australia, Britain at US dahil sa tingin nila ay nag-undermine ng regional peace at stability at pinapatindi daw nito ang arms race. Inakusahan pa ng China ang tatlong bansa na pag-target sa Beijing. Sinabi rin ng China na ang Taiwan ay kanilang teritoryo at balang araw, gagamit sila ng puwersa para ma-reunify ito sa mainland. Ayon sa Institute for the Study of War, may mga sinyalis na naghahanda si Putin para sa giyera laban sa NATO. Maraming mga indikasyon sa pinansyal, ekonomiya at military indicators na handa na ang Russia para sa malakihang giyera laban sa NATO. Isa sa mga sinyalis nito ay ang bagong utos mula kay Putin na nagpapalakas sa mga military districts sa Moscow at Leningrad. Sabay sabi ni Putin, kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng Moscow at NATO, maaaring humantong ito sa World War 3. Bagamat may posibilidad na mag-atake ang Russia sa NATO, ngayon ay malabong mangyari dahil sa kahinaan pa rin ng militar ng Russia. Kailangan ni Putin na pahinain ang alyansa. Mahirap ito dahil sa dami ng mga malalakas na bansa sa NATO na may matatag na militar. Isa sa mga paraan na ginagawa ni Putin para pahinain ang NATO ay ang pagsawsaw sa eleksyon ng mga bansa para mailagay sa pwesto ang mga politiko na pro-Russia. Pero kailangan niyang pahinain ang maraming bansa, kaya't mahirap pa rin ang kanyang gagawin. Kung isang bansa lang ang kanyang target, madali lang sana para sa kanya. Subalit dahil sa dami ng malalakas na bansa sa NATO, hindi madali para kay Putin ang pahinain ang alyansa. Bago pa man ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, inaakala ng marami na ang mga sistemang pang-depensa ng Russia ay isa sa pinaka-epektibo sa mundo. Ngunit sa kasalukuyan, napapatunayan na walang silbi ang mga ito. Hindi na makapigil ang Russia sa patuloy na atake ng Ukraine sa mga military target sa loob mismo ng Russia. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang mga bansa na dati ay bumibili ng mga armas sa Russia ay nag-aalangan na ngayon na bumili mula sa bansa. Kaya napilitan silang humingi sa North Korea ng mga ballistic missiles dahil nauubusan na sila. Ayon sa isang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida, ang suporta ng Japan para sa Ukraine ay hindi nagbabago. Matagal nang tumutulong ang Japan sa Ukraine. Noong simula pa lang ng giyera, agad nagpadala ang Japan ng mga military vehicles, flak jackets at drones sa Ukraine. Ang babala ng General ng China ay nagdudulot ng pangamba at alarma. Ipinapakita nito ang matinding determinasyon ng China na panatilihin ang kanilang kontrol sa Taiwan kahit may malakas na suporta mula sa ibang bansa tulad ng United States. Ang ganitong pagpapahayag mula sa militar ng China ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon, lalo na't sila ay nakikipag-ugnayan na rin sa militar ng Russia at sa aspetong ekonomiko. Sa kabila nito, ang ganitong mga kilos ay nagtulak din sa ibang mga bansa tulad ng Australia at Japan.
na magpapalakas ng kanilang depensa para sa kanilang sariling seguridad. Sa panig ng Taiwan, ang ganitong mga hakbang ng China ay nagdudulot ng mas malalim na pangamba at panganib. Ang pagiging bahagi ng Taiwan sa China ay hindi lamang isang usapin ng teritoryo, kundi pati na rin ng kalayaan at seguridad ng mga mamamayan nito. Ang patuloy na pagtanggi ng Taiwan na maging bahagi ng China ay naglalagay sa kanila sa delikadong sitwasyon, lalo na't nagiging mas agresibo ang China sa kanilang mga hakbang. Sa puntong ito ay kinakailangan na rin ang pagkakaisa at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa sakani-kanilang bansa at pati na rin sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng pananakop ay mga bansa pa rin na handang tumulong upang hadlangan ang mga kasakiman. Sa iyong palagay, matatagumpayan kaya ng mga kaalyado ng bansang Taiwan ang pagprotekta sa kanila sa pananakop nito ng China? O tuluyan na nga bang magpapalakas ang China hanggang sa mapasa sa kanila na lang ang mga bansa o lugar na kanilang gustong sakupin na hindi lang ang bansang Taiwan kundi sa ibang bansa na rin na posible nilang maangkin? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.